pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, nandito po tayo sa Regional Mariculture Technology Demonstration Center sa Lukhap, Alaminas, Pangasinan. Samahan niyo po akong silipin kung ano mga ginagawa ng ating mga fisheries expert dito. Ito po ang Agri Ako Dyan. Ma'am Tunette, good morning po. Ngayon nandito tayo sa station ng B4. Ano po ang ginagawa ng station ng B4 para po sa ating marine culture? Ang istasyon na ito ay tinatawag na Regional Mariculture Technology Demonstration ng B4 Region 1. Ito ang isa sa pinakamalaking production facility ng B4. Dito, isinasagawa natin ang breeding and hatchery activities. No? So this is 1.7 hectare in area at napapaloob po dito ang tatlong hatchery na fully established and operational na. Ito yung sea gannet hatchery, sea cucumber hatchery, at saka yung abalone hatchery. And then we have the upcoming two new facilities. Ito yung ating sea urchin at saka oyster hatchery na i-operate natin this coming year. So dito, nagsisilbi ang istasyon na ito for technology demonstration at saka refinement din ng mga aquaculture technologies. Nang sa ganun, matugunan natin ang mga pangangailangan ng ating mga kliyente. So sino-sino yung ating mga kliyente. So lahat po ng sektor ng fisher folks natin. So ito yung kinocover from production up to the processing sector. So lahat yan. Nagkikater din tayo ng mga pangangailangan ng mga estudyante. So, kung mga scientist na pumupunta dito, magkakandak ng research, kasama din po yan sa ating mga ginagawa po dito. Or services, ganun din ang pagkandak ng mga meetings, conferences. So, venue din ito ng mga ganung gawain. So, dito, kailangan po natin, kung tayo ay nasa breeding and hatchery activities, kagaya sa nabanggit kanina, kailangan natin ang malinis na tubig, which is we call the heart of the blood of our operation, at saka yung natural food, which is the heart of the operation. So sa background po natin, makikita po natin mamaya, ito yung natural food laboratory kung saan pinapadami natin ang mga pagkain, likas na pagkain ng mga isda and other aquatic organisms. Na dito sa Regional Mariculture Technology Demonstration or RMATDEC, sinasabi natin mga high-valued species. So sila yung medyo mahirap alagaan, but because of the advances in science and technology, product ng research, na-develop natin kung ang mga teknolohiya, kung paano sila paanakin under controlled conditions, ganun din kung paano alagaan ang mga ito hanggang sa tayo ay makaproduce ng mga seed stocks or mga fingerlings na siyang ibibigay natin sa ating mga clients or ating mga fisher folk. So, ang production sa area na ito or sa facility na ito ay hinahati natin sa dalawa. Ang isa, iyon yung sa distribution program natin kung saan ang mga produce ay ginagamit for technology demonstration or for research. So, ang isang bahagi naman ay ginagamit natin for dispersal activities kung saan ang mga marine protected areas natin ay tinutulungan natin na maka-recover sa mga wild stocks na
nawawala na sa natural environment. Mm-hmm. So yung mga marine protected areas together with our local government units, we are working with them para matulungan na ma-re-establish or ma-repopulate natin, ma-rehab yung ano ang meron sa kalikasan. Ma'am, itong stations ng BFAR dito sa Alaminos, kailan ito na-establish? Tapos meron ba tayong mga success story from the clients na talagang malaking-malaki? Yes, ma'am. Thank you for that question. 1980s pa, nandito na ito. Pero dahil sa movement at saka sa change ng management na iba-iba yung kanyang pangalan until it became the Regional Mariculture Technology Demonstration Center. Kasi ang mandato nga niya is to showcase the technology, demonstrate the technology, as well as to refine existing technologies. So we are talking of the aquaculture technologies. So dito specifically, kung pag-uusapan natin ang sa NAT Food Services, no, we are not only catering the requirements of the region or region 1 and itong ating istasyon, kundi ang iba't ibang regions, kasi napakahalaga ng papel ng natural food. Kumbaga sa tao, siya yung gatas ng ina. So without it, hindi talaga mag-operate yung hatchery. So we serve as far as Davao, yung mga commercial hatcheries. Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, and then Davao, then CAR. So halos na i-cover natin. So ang estado nito, kung mag-request ang client, mag-prepare tayo kasi may timetable tayo, hindi basta-basta, walang shortcut sa production ng nut food. So ipi-prepare natin ang request nila, it could be na sila ang pupunta dito, tapos meron din tayong pinapadala, like in the case of Davao, pinapadala natin sa airplane dati, sa cargo, pero this time of pandemic, binabagahin natin via LBC for example. So, yung mga satellite hatcheries natin, siniservisan din natin sila. And then, ang ating mga research institutions or yung mga state universities and colleges, and even in Manila, like PUP, UST, UP, pumupunta sila dito for that particular purpose. Kasi marami ang gamit ng natural food or yung microalgae specifically. So, marami ang byproducts na makukuha. Tapos, halimbawa, yung sa mga gamit sa pharmaceuticals, gamit sa mga gamot, or kung sa aquaculture, ginagamit siya na pang-improve ng nutritional quality ng secondary food organism, which is the zooplankton or the rotifer. So, yun yung mga papel na ginagampanan na kailangan talagang, tawag dito, masabi namin na successful, kasi base na rin sa mga feedback ng mga client at saka yung mga pinapadala na nilang recognition sa amin because of the services that we render. Tapos yung sa mga production naman natin sa abalon, for example, si cucumber, sa siganid, natutuwa yung mga partner agencies natin, yung mga LGUs, kasi malaking tulong para sa kabuhayan at saka sa ikauunlad ng ating natural resources, lalong-lalo na sa abalon at saka sa sea cucumber. Parang nangangaunti na sila sa natural environment because of their high value. So marami ang nanghuhuli, biruin mo yung isang kilo ng dried material ng sea cucumber. Magkano yun? 7,000 pesos. So kung kuha lang tayo ng kuha sa dagat na walang pasintabi, walang restrictions, kahit na maliliit lang, maliliit pa hinuhuli na or kinukolekta na, walang maiiwan para manganak. So, iyon ang magandang nagawa sa tingin ko ng istasyon. Plus, yung technology transfer, kagaya sa kaso ng ni Sir Sendong, na ma-transfer mo yung technology sa kanila, i-adapt nila, tapos lumalago ng lumalago. So, malaking bagay na i-multiply natin yung teknolohiya sa pangkalahatang scenario. Ma'am, pagdating po sa Avalon, meron ba kayo naging kliyente na makapag-share sa inyo ng pinagdaanan nila galing dun sa pag-start nila hanggang sa tinuruan nyo sila ng bagong technology, gumanda yung kanilang kita?
Pagdating kasi ma'am sa Avalon at saka sa Cucumber, dahil yung ating activities is more on stock enhancement. So ang ating mga partner agencies, yung LGU, like yung Bani, Anda, Bulinaw, Infanta, ito yung mga areas na nire-rehabilitate po natin. So maganda naman ang response ng ating LGU. In fact, yung pinaka-active nga natin is yung si LGU Anda. Si marami talaga sa kanilang malawak yung kanilang marine protected area. So ang mayor talaga during stocking, kasama siyang nagda-dive. Kasama siya sa lahat ng activities. So since hindi naman natin kaagad-agad makita yung result because this is a long-term activity bago natin makita, nag-aantay tayo ng response sa kanila. But ang area, this is the marine protected areas naman ang pinupuntahan ng mga stocks natin. They are closely monitoring with the stocks. So maybe in several years to come, makita na natin ang mihora na dumami na yung mga stocks natin sa natural environment. Yes, ma'am, looking forward tayo dyan. Pagbalik namin, yes, yun ang mapag-usapan natin. Oh, oh. Ngayon po ay pupunta tayo sa loob po ng laboratory. Dito yung mga microalgae, mga nut food, natural food na ginagawa, yes, natin. Sige po. Sa aming pagbabalik, papasukin po natin ang primary room dito po sa Natural Food Laboratory ng Armatdec Lookup. Abangan niyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Tayo pumasok doon sa restricted area, kailangan magsuot muna tayo nito kasi as much as possible, kailangan natin ma-maintain yung kaayusan, kalinisan. So, ang lab na ito, parang sinasimulate natin yung condition sa natural environment. Kasi diba sa dagat, ang mga isda, malaya silang kumain ng gusto nila. So, marami silang pagpipilian. Pero dahil tayo ay nasa controlled environment, yun ang hatchery, kailangan natin i-provide kung ano yung mga pangangailangan, angkop na uri, dami, no, ng mga natural food na kailangan ibigay sa kanila. So, yun ang product ng research na na-identify natin, na ito pala yung mga uri ng organismo na siyang nakikita sa kalikasan, ay siya yung paborito ng mga isda na inaalagaan dito. Kaya yung mga kinukulture natin dito or ang mga pinapadami natin dito ay siya yung mga uri na kailangan ng abalon, ng sea cucumber at saka ng sea ganit and later ng oyster at saka ng sea urchin. Okay. So tingnan natin. Ilan organism ang kinukulture dito? Ang minamas produce dito na microalgae, sir, yung pinaka-in-demand at mostly yun ang nare-request ng mga kliyente natin. We have 5, pero we are maintaining 9 species. Kasama na dyan yung sinasabi nilang chlorella, kung saan maririnig natin sa TV, CGF, ito iba na ang matangkad. So CGF means chlorella growth factor. So, may na-isolate na growth hormone sa chlorella at iyon yung ini-incorporate nila sa mga produkto ngayon na maririnig o makikita natin at kinukonsyum ng mga consuming public. So, itong mga dito, sila na yung mga isolated and pure species. Kasi kung titingnan natin sa natural environment, maraming mga organismo sari-sari, no?
So may mga times na hindi sila nagbo-bloom, may mga times naman na nagbo-bloom. So dito sa atin, kailangan talaga consistent. All the time, kailangan meron tayong bloom. Pag sinabi natin dito sa atin, pag yung bloom na sinasabi, this is a good bloom, hindi yung harmful algal bloom. Nararinig natin yung red tide. Kapag may red tide na, natataranta na tayo. So dito, iba ang minimaintain natin. Sila yung mga useful species ng microalgae na ginagamit sa pagpapaanak o pagpapalaki ng mga isda at iba pang aquatic organisms. So, ina-isolate natin from the natural environment, magkukolekta tayo ng mga sample. Dadalhin natin ang mga sample dito sa lab at sisilipin natin or titingnan natin kung ang mga organismo na ito ay siya yung gusto natin. So, that is the process of isolation. After which, i-purify natin yung mga sample kapag napatubo na natin sila. So, pag na-purify na, that's the time that we can proceed with the production. So, ito yung seed bank na sinasabi natin and this is the baseline of all the production na makikita natin sa labas. So, from the small scale, like yung mga test tubes na mga bottles, computed po yan siya. So, 10 ml to 100 ml to 1 liter to 10 liters up to the commercial scale. Kasi ang minimum requirement po natin dito is 10% of the culture should be the volume of inoculum. So kung mag-transfer tayo ng culture kagaya nito sa test tube 10 ml siya, ililipat natin siya sa 100 ml na culture. And then ang 100 ml na culture, gagamitin natin siya sa pag-propagate na naman ng 1 liter na culture. And 1 liter na culture, ililipat natin siya later sa 10 liters na culture, and so on and so forth. Ma'am, sa pag-select niyo ng organism, paano po yun? Sineselect natin or pinipili natin ang mga organisms depende sa kanilang characteristics at sa pangangailangan din natin sa hatchery. Unang-una, kailangan sila ay mabilis mapadami. Tapos, kinakailangan mataas din ang kanilang nutrisyon kasi iyon yung pinaka-target natin na i-provide natin sa mga isda. At saka, ang size. Kasi kung nagkukulture tayo ng mga baby na isda, ang limiting, isa sa mga limiting factors is the size. Lalo na ang siganid, napakaliit ng kanyang bibig. So, kailangan ang ipakain natin maliit din. No? So, iyon ang mga major considerations nutrition, yung kanilang size, tapos kung ang kanilang potential na mabilis sila mapadami. Kasi kung maganda nga ang nutrition niya, pero mabagal naman siya dumami, hindi din uobra. Okay. At saka, syempre, nasasagot niya kung ano yung pangangailangan ng cultured organisms. Yes, ma'am. Mabago tayo pumasok sa loob, may tanong lang ako. Sabi niyo, pinoproseso bago i-isolate. Ano yung prosesong pinagdaan? Ah, okay. Ito ay nangungulekta muna tayo ng sample sa natural environment. So, any water bodies, halimbawa marine environment, gagamit tayo ng plankton net. So, ang plankton net, specialized siya na material kung saan yung mga maliliit na organismo like the microalgae, the zooplankton, masasala natin siya. So, kung makolekta na natin siya, dadalhin natin ang sample dito sa laboratory, titingnan natin under the microscope kung ang gusto ba nating i-isolate o padamihin ng mga organismo ay napapaloob sa nakuhang sample. Then, that is the start. So, kailangan nakahanda din ang mga culture media natin, like yung mga agar plates natin or yung mga test tubes na naglalaman ng mga nutrients na siyang tutulong o magsisilbing pagkain para sa mga isolates natin. But before going that, mag-re-isolate kasi yun yung process kung saan ma-purify po natin ang culture. So, collection ng sample, screening, and then the isolation, and then the purification before we can proceed with the production. Sige, magpasok na tayo dito. Okay. The isolation room. So, ito yung seed bank kung baga natin, ma'am. Yung mga isolated stocks dito na natin pinapadami. So, sila yung mga starters, kumbaga. Saan nag-start ito?
Ito sir, lahat starters. Mula doon sa plates kung saan tayo nag-isolate, ito na yung mga isolated stocks na napadami natin. So from one single organism, ganito na siya. So posible na magko-contain ang isang 1 ml for example. 1 ml of this is magkakaroon siya halimbawa ng 35 million cells per ml. Yun sir ang expression ng unit niya. Kasi iba-iba eh. Iba-iba klase. Yes sir. So nasabi ko na kanina, iba-iba. At kung mapapansin po natin, merong mga kulay din. Nagkakaiba din siya. Yung iba naman, parang naka-float lang sa tubig. Yung iba naman, nasa ibaba. So, yun yung mga considerations. Kasi, kagaya sa abalone at saka sa sea cucumber, merong states kung saan may settling sila, sir. So, Ma'am Ami. So, yun ang nangyayari. Kailangan i-provide natin yung kanilang mga pangangailangan. From ano pala? From, di ba, i-transfer ito? Ilan days naman magpupunta rin sa isolation? Yung from the isolation itself to the purification, it takes months, no? Or more than, sabihin na natin 4 months na para ma-establish talaga siya kasi from single cell, i-purify pa siya natin. Tapos ito na yung starting point mo. So, dito sa room na ito, ilan days? Dito sir, protocol po natin dito, 2 weeks dito bago na naman tayo magpalabas. Or depende din sa pangangailangan. Pero the standard protocol is 2 weeks here. At standard procedure, no? Pag sinabi natin standard protocol, may minimum volume of inoculum, no? And then we have to check the quality of the starters or the cultures. Hindi tayo basta-basta na naglilipat lang. It will undergo screening kung ito ba yung, halimbawa, this one. Ito ba qualified siya na maging starter? Ibig sabihin na ipapadamihin mo siya sa kabilang kwarto. So makikita mo na ba? So dito sa record ni Joanne, noong 24 niya ito ginawa. November 24. So mga ilang araw pa lang. So may scaling up siya sir na sinasabi natin. So, scaling up means from one smaller volume going to the bigger ones. So, ito, this is 10 ml. 10 ml ang volume niya. So, ililipat natin siya sa ketchup bottle which is 100 ml. Tapos ito, ilipat natin siya sa malaki. Oh, kagaya niyan. Mahaba ang pinagdadaanan. And then, hindi lang siya basta tubig lang. So, yung mga proseso dito, dumadaan siya sa sterilization procedure. Bali, ang mga culture flask natin, bago natin gamitin, kailangan naka-sterilize siya. Kasama na yung tubig. So, yung tubig, may mga fertilizers din siya kasi yun yung pagkukuhanan ng nutrition ng ating mga algae. So, in common terms, sinasabi nilang NPK, but this one is special. Iba yung mga ginagamit natin, analytical grade reagents ang ginagamit natin. Kung mapapansin din po natin na sa air conditioning unit na may air conditioned room kasi kailangan natin ma-provide yung optimum culture conditions, no? Plus the lightings kasi sila mga halaman. So, pag sinabi natin halaman, kailangan natin ang sikat ng araw nang sa ganun ay makapag-manufacture sila ng kanilang pagkain through photosynthesis. So, sinasimulate natin ang natural environment dito sa controlled environment. So, ito po parang mga grow light nila yan. Yes, ma'am. So, kung mapapansin natin, no, nakabukod. Ito, ibang uri. Dito naman, ibang uri. Diyan, ibang uri. So, iba't ibang species. So, kahit magkakapareho ang mga kulay nila, nagkakaiba yung mga species nila. Kagaya niyang brown. So, iba-iba. Meron tayong isocrysis, meron tayong skeletonema, meron tayong ketoceros, meron tayong talasocyra, may navicula. So, yung mga nakikita nating mga cultures na parang nasa ilalim yung kanyang population, sila yung mga benthic diatoms.
So sa mga abalone, sa cucumber, dahil sila ay mga bottom dwellers, ito yung ibibigay natin na pagkain sa kanila, naggatas ng ina, kumbaga. Whereas ito naman, para sa mga isda. Okay, katulad na to, ito naka-float din. Ito usually dito siya sa ibaba. Yung ano lang, ano yung nasa taas po? Kasama din siya. No? Parang kaku-culture pa lang kaya wala pang settling masyado. Bakit yung iba na sa tube, yung iba na sa bottle? Ah, okay sir. Kasi hindi lahat sa bottle na lang. Kasi sir, may ano nga tayo, may proseso tayong sinusunod. Pwede din, pero para ma-contain mo talaga yung strictly, no, na nasa of highest quality yung ating mga produce, ito yung ginagawa natin. So dito pinopromote din natin ang yung environmental friendly approach, kung saan nagre-recycle tayo ng mga bote. Oo. So sa standard na procedure, kailangan ito yung gagamitin, but since we are considering the requirements of our clients, lalong-lalo na yung mga farmers natin, so we try to address them. Kailangan makaproduce tayo or makadevelop tayo ng farmers-friendly approach para sa kanila in terms of this. Kasi ang mga farmers natin, wala silang facility na kagaya nito. Kaya ito yung trabaho natin, to provide them the assistance na kailangan. So ang hinihingi na lang nila dito, kagaya sa nabanggit ko kanina, yung mga starters na siyang papadamihin nila. No? So, gamit natin dito Gatorade bottle or ketchup bottle, mga ganyan. Ma'am, after na itong sa isolation, saan na tayo susunod? From the primary or seed stocks culture, ito yung baseline, pupunta tayo dito sa kapila. Tayo ng mga kababayan, agree ako dyan.